Shout out kay Roman Agustin, Carlo Ocampo, Rafael Dominguez, Amo Marlu, Christian Ems, Emma at Christine Arahan, Joven Nambatak, Jerry Fonacher, Roger Mungkal, Lolito Kakayan, Rico Serenado, Ann Daus at sa Daus and Co. Family, Fred Alejo at Lawrence Gariando. Okay, at ang una nating balita ngayon, merong mga report sa social media na kumakalat na gusto na raw i-trade ng barangay Ginebra si Jeff Chan at ang kapalit ay yung pick ng Terra Firma sa darating na draft. Alam natin na ang number one pick sa darating na draft na to ay hindi pwedeng i-trade for one season. So for example, kung ang Terra Firma ay makuha ang number one pick at magdesisyon sila na i-trade ito sa Barangay Ginebra kapalit ni Jeff Chan, hindi ito makukuha ng Barangay Ginebra until after one season o sa 2022 pa. Pero kung ang Blackwater ang makakuha ng number one pick at ang Colombian ay number two, pwede na yung i-trade kaagad-agad ng Colombian sa Barangay Ginebra. Of course, depende yan kung aaprubahan ng trade committee yung Jeff Chan for Terra Firma pick dahil sa tingin ng marami, parang hindi balanse. Totoo, si Jeff Chan ay isang shooter at magaling sa 3 points. Pero matanda na yan at injury prone at kung ang ipapalit mo ay isang batang-batang rookie katulad ni Jamie Malonzo o ni Terdy Ravena o ni Justin Baltazar, luging-lugi ang Terra Firma jeep dyan at baka hindi yan aprubahan ng PBA. Kung inyong maaalala, ang tagal bago inaprubahan ng PBA yung trade kay Poy Aram sa TNT at napakaraming hiningi na revisions dahil gusto nila ay balanse yung trade. So, kung mangyayari nga yung Terra Firma for Jeff Chan, malamang nga, hihingi niya ng PBA ng revision dahil mukhang hindi balanse yung trade at mukhang pabor sa Ginebra. Kaya sa tingin ko, alam din ng Ginebra yan, kaya siguro hindi lang si Jeff Chan ang i-offer nila at malamang mag-offer pa yan ng iba pang players o pick just in case nga na hindi ito aprobahan ng trade committee. Sa ngayon, siyempre, spekulasyon pa lang yan dahil hindi pa natin alam kung saan babagsak ang Colombian Jeep sa draft, kung yan ay number 1 o number 2. Pero sa ngayon, alam natin, ayon sa mga reports sa social media, mukhang decidido pa rin ang Barangay Ginebra na i-trade si Jeff Chan. At ang susunod naman natin balita, ever since na matanggalin ng Phoenix Fuel Master si Coach Louie Alas, kumakalat na ang espekulasyon kung ano ang tunay na dahilan dito. At ang isa nga dyan, of course, yung dahil daw kay Calvin Abueva na hindi raw siya bumagsak daw ang performance ng Phoenix ever since ma-suspend si The Beast. Ayon naman doon sa iba, dahil daw hindi magkasundo si Coach Alas at si Matthew Wright at Jason Perkins. Kaya pinili ng management na manatili si Wright at Perkins sa teams at tanggalin na lang si Coach Alas. Ayon naman doon sa ibang report, kaya daw tinanggal ng Phoenix si Coach Louie Alas ay dahil meron daw kumakalat na balita at nakarating sa management yung report na ito raw si Coach Louie ay nag-a-apply sa SMC bilang coach. Hindi natin alam kung head coach o assistant coach ang ina-applyan ni Coach Louie. Pero kung sakaling totoo nga na nag-a-apply siya na coach sa SMC,